Simulan natin na drafting phase where Smart Omega Nia still you're going to be on the blue side, the red side pa rin ang RQ Kaito. Wala namang nagsabi na ano tayo, full day today, ano? Pero wala rin naman kasing may alam talaga. So, masasabi natin na sa ilang araw na pahinga ng bawat linggo talaga sa MDL. So, syempre matatapos tayo Thursday. Tapos MPL Friday, Saturday, Sunday. Tapos may pahinga ka ng Monday. Apat na araw lang yon. Pero yung mga binabago, yung mga adjustments, yung mga ginagawa andami ng teams. Syempre, walang katapos ng scream. Practice. RG, kung tapos sa scream. Tapos syempre, aral. Aral pa. Ayan. Diba? Nakikita ka natin. Dami na nagsisipag-graduate na rin. Pero syempre, marami rin ang mga estudyante. So, paano may sisiksik yun ngayon? Yung learnings din as well, diba? And how will you apply that into the game? Yung disiplina, syempre, check na check. Ito, yung disiplina ng Smart Omega Nia, tanggalin din yung ED. Tapos, respeto kay Mark Tizzy. Saluto sa lahat ng mga analysts natin and coaches na talagang bawat labang nilalaro at nilalaban no, ng kanilang mga kupunan. Very well-researched yan. Ito talaga. Pati kalaban eh. Ultimo kalaban, ultimo sarili mong players, pinaghahandaan mo na maiki. It's an unending studying. Oo, mahirap siya. Dagdag sa knowledge. Kahit tayo yan, di ba, meron din tayong roles yan. May analyst din tayo. And you never stop learning. Yes. Yun naman yung importante. And for RQ Kaito, this is another learning process for them. Diba? Magiging progress to eh. Parte to ng storya nila. And now for Smart Omega Nios. Ito na naman, Brigida. Basing on the keys to victory, better control on the utility. Diba? And nakuha pa rin to na Smart Omega Nios. But for RQ Kaito, interesting ah. Kasi, di ba, kaninang inuna nila dito. Novaria and the Bruno. Meron pa rin naman. Oo nga no. Bruno, na parang first time ko siya makita matakalot today. Pero iba pa rin yung effect din ni Daiki eh. Ngayon diba? At nabanggit mo. Ayan. RRQ Kaito nga ang sumira dun sa winning streak ng Bruno. Oo. Kaya naman sabi nila, sige, palitan natin yung first two picks natin. Or, magawin natin isa. Tarisla, and then there's the Novaria. Tapos. Oo. So, wala talaga siya sa hero, guys. Wala talaga. Yung talaga yun. Walang hero na, sure win. Walang ganun. Basing it on statistics and even the previous matches and all other, sources. Academic sources. Hindi natin madedetermine sa isang hero lang kung ano nga bang magiging kinahinatnan ng bawat laban. At napakita naman yun sa atin ng Smart Omega News kanina na although hindi entirely na-counter, no? Hindi naman sobrang nakadisenyo yung lineup nila para i-counter yung Bruno. Talagang kung paano lang nila nilaro at hinanapan ng solusyon. Sobrang nakadepende pa rin kasi yan sa overall na mangyari inside the map, guys. Hindi porket ito yung pinakahayong win rate, di ba? May dagdag siya kahit papano kasi nga naman, syempre, still, win rate is still a win rate. Pero, pwede mo mapababa yan eh, di ba? At ngayon, kinontra nga yun na Smart Omega Nia. That totally on the draft, pero sa galaw nila inside the game. Kaya kung hindi natin maabot si Daiki, sige yung ibang kasama niya na lang. Kasi kahit si Daiki na lang inatitiran, dumepensa. Sige, hinahayaan na lang natin. Sige, huwag niyong patayin. Focus tower tayo. Yes. And for Smart Omega Nia, ngayon, magpo-focus sila on to getting a more of a hindi na yung surprise the pick no, to the Gore. There's going to be an Eve. And then the Claude na ngayon may pang-abot. Iaabot nila kay Wes kasi naramdaman nila yung medyo kinabahan din sila nung game 1, Brigida. Kaya medyo mag-play safe. Yes. As Smart Omega Nia, RQ Kaito naman ngayon. Magre-respeto. The safer option muna para sa Smart Omega Nia na ramdaman din nila yung struggle ng pagpapagana nung lineup nila. Although nahanap naman nila yung tamang timpla, yung talagang nakinabang sila sa mga hiwalay na laban na sabay-sabay nangyayari kasi
in as much as masakit talaga yung Bruno na gusto mong abutin, yung na-isolate the thirds na nasa inyo, tapos yung meron pa kayong nahahatak with the final slash papunta sa inyo, doon na nila na-focus lahat ng resources nila. So umaabot nga sa punto na gaya na sinabi mo, kahit naiwan na lang si Bruno, hindi na nila masyadong pinoproblema. Kasi in the first place, hindi naman niya na-free hit ng sobra kasi masyado rin namang malayo yung iba niyang mga kasama. So, ang daming ganap eh. Ang dami talaga. Diba? At sobrang daming kaganapan. Pero imagine, diba? Si Marto Megane yung hindi na binitawan eh, kahit na sinasabi nga natin parang kinakapos siya sa damage. Uh-oh. Pero sabi nila, edi extend natin and extend habang sa mapagod din, ma-exhaust din lahat ng resources nila and that's it. But si Marto Megane ngayon, sinasaraduhan nila ng mga assassin hero jungler dito ha, si Mark TZ. Kaya binago nila ng ganito rin, no? Uh-oh. Kasi gusto nila na mas kabisado o gamay na rin kung paano nila ipo-pull off yung lineup. It's the kumbaga standard na mga picks na talagang bumubuo sa mga karaniwan nating mga na-witness. Unlike yung earlier nila na nagkaroon talaga ng punto siguro na kamuntikan ding mawala sa kanila yung laro. Ano rin eh, acknowledge din nila na it wasn't an easy game, di ba? Wala naman talagang sobrang easy game kasi lahat ng hindi mo naman mapipredict agad eh. Kasi situational yung bawat decision din dito ng mga players. Pero in this kind of situation, lalo na't ina-atake rin nila yung hero pool ni Mark TZ. Ngayon, sabi nila, maari nga nga eh. Lumiko muna tayo auto-dike kasi wala na eh. Yun na yung option, close off naman na yung mga bans. Ubusan. So, i-retail naman. Ngayon ang magpapakita. Andyan na naman. If ever man na manalo yung RQ kahit at mag-MVP yung i-retail, may isa na naman, Auntie Anara, na matatakot sa isang Tigre or Leo. Okay, si Leo. Tititigan na naman siya nung Leo or nung Tigre nga dito ni Iritel. Pero siguro dito napapasok yung ano, no, yung utility talaga na essence ng Keys to Victory ngayon ng RRQ Kaito. Kasi inubusan na talaga halos ng mga assassin junglers ngayon si Mark TZ. So he's left with that option. Isang pantapat sa Fredrin. Open pa naman yung Martis or even the Baksha na yung mga nakikita naman na natin during the previous games talaga. Akay, nakita rin natin na nag-open up na rin. Pinansasabihin din ako ng Fredrin. But Smart Omega Neos this time around, ginamit na ni Fritz, gumana naman. Nakakatakot na nga lang din yung naging galaw. Pero sabi nila, ito, nalimutan nila. Meron pang isa. Hindi talaga pwede. Hindi pwedeng hindi. Kailangan assassin ang gagamitin ni Mark TZ. Nakita niya na, wait lang ha, parang medyo mag-e-enjoy ako sa current draft natin kasi Hayabusa clutch pick eh. Tapos, mapapansin niya na merong Eve. Meron ding Claude, kahit pa pala, kahit sabi mo merong BMI, magkakasubukan ngayon ng retrihan kasi kaya niyang lumapit, mang-agaw, siya ka mag-out. And he also has the capability to go for the early pickups. Pero ano kaya magigisagot later on dito na Smart Omega Neos? Kailangan nilang pag-igihan yung catch o yung talagang pagtapat nila no sa mga bigla ang bulaga na gagawin dito ni Mark TZ. Papasok with the quad shadow kung gusto nila na malamangan at makuha yung advantage kontra sa kaharian. Ngayon at papasok na tayo sa ating ikalawang laban. This time around, Smart Omega Neos. Tututukan natin paano magiging galaw ngayon ni Matt kasi sabi niya, ang katapat niya, sobrang likot eh. Sobrang daming way of entrance and escape eh. Diba? Kahit mag-isa siya, matapang tong hero na to eh. And for RRQ, Kaito naman, dahil nga, alam nila na confident sila with their Hayabusa pick for Mark TZ. Ngayon, malaya rin naman sila. Naiikot-ikot dito sa mapa, kahit papano. Shocker still with the Novaria. Maganda naman yung naging performance sa nangyari lang is nahuhuli rin kasi siya eh. Nakaabot siya. At ito naman yung kailangan gawin ni Carl, mang-abot. Yan ulit. Momentum base here for me ang isang Franco. Would you agree with that? Na sobrang laki ng epekto kapag hindi siya nakakahuhuli hanggang mid part of the game. Oh, lalo pa ngayon, no? Considering yung lineup ng Smart Omega Neos na parang yung gugustuhin mong hulihin lang ng hulihin paulit-ulit, eh si West talaga. If not Ryle, kasi si Ryle ngayon, mostly magiging kasama o katabi lang kasi niyan si Super Mark. So hindi mo naman gusto na humuli ng isang player na kapag hinuli mo, huhulihin ka din. Kasi ganun ang likely na magiging exchange sa pagitan ng dalawang teams na ito during the early stages of the game. So kung hindi nila ma-establish na medyo mahihirapan talaga sa laning phase si West dahil
gusto naman ni West talaga ay hindi mahirapan. Kaya nga ganito yung emblems na meron siya ngayon. Talagang pang sustain, tenacity, even the quantum charge. Pero kung mapipigilan nila yon, malaki lang yung bagay. Katulad na lang ng pagpasok na ginawa ngayon ni Matt. Nawang si Mark Tizzy ang may ipit at magiging alanganin pa nga yata. First, mapapagamit na rin ng Flicker. So early first blood sa kamay ng Smart Omega. Binaligtad ni Matt! Yung nakasanayan nating kwento na Hayabusa'y nakakuha ng first blood or early pick-off, sabi niya, ay hindi. Hindi. Ay hindi, bago simula to eh. And imagine, that early, yung Hayabusa ngayon ng Mark Tizzy, ang bilis nang natandosa ng Smart Omega News. And aside from that, sakto pa yung pag diskita nila dito sa may bandang top lane, ang lalim yan. Hindi nila pag na lahat. Para masigurong si Daiki ay mawawala at hindi lang yan yung problema para sa RRQ kahit ngayon. Dahil tignan mo naman yung panggugulo na ginawa ni Luis mag-isa doon sa purple buff ni Mark Tizzy. Apat ang zinone niya para mapayapang makuha ni Matt yung turtle. Nakakuha na ng kill, nakakuha ng turtle, tapos si Wes nagpista pa sa taas. Diba? Grabe, lahat hinihain na niya. Forest co-members at ngayon, studied lead for Smart Omega Neos. And aside from that, nakikita natin ngayon Brigida. Na parang iba ngayon yung angas na meron ni Smart Omega Neos. Talagang masasabi mo na iba yung nakuha nilang tapang nung game number one. Kasi going into game number two, alam naman natin na parang masasabi nila na nakita namin yung galawan. Konting adjustment on to the hero, pero same pa rin naman yung mechanics. Ayun lang. May kita with the Astral Echo kung naasaan si Super Mark. Pero hindi naman din ipagpapatuloy ng RRQ. Kinailangan lang nilang maging safe as much as possible. Lalo pa at mukhang nagbabadya at nagbabalak talaga sila rito sa top lane. Kasi it's not just the Franco na kinakailangan mo talagang masecure yung momentum. It's also the Hayabusa na kabuti ka nang hulihin dito. Pero makakakuha shadow out naman. Kaso mahanap yata ni Ryle. Nandiyan na rin sina X-Shocker na palilibutan ang gold laner at roamer ng RRQ Kaito. Kung ano man ang plinano nilang gawin, mabilis din na-actionan ng Smart Omega. Pero yung RRQ dito, nakita natin, nag-stopover pa si Mark Tizzy, tapos babalik siya dito sa pick-up point niya. Nagulat ako na nakanakaw siya ng Jungle Creep, pero at the same time, tinignan nila, si Luis to wait lang, awat Luis muna tayo. Plano yan ni Luis eh, lalo na't hindi nga nila alam kung nasan yung position ng ibang members Smart Omega. Definitely, RRQ Kaito is trying to play it safe laban sa Smart Omega Neos, pero ngayon, hindi nila pwedeng i-play safe kapag ganito na yung kinumit nila. Magagamit ba yung Ugi Shadow Kill? Medyo marami-rami yung minions na sasalo. Hindi muna kinumit, pero that's a flicker bird for Luis. Kahit nasabihin natin na nakakatakot yung early game potential ng RRQ Kaito, parang sina-shutdown talaga ng Smart Omega Neos yung capability nila or yung possibility na maging katakot-takot yung early game na yun. Kasi katulad na lang yan, off-cam kill, double kill para kay Ryle on to Mark Tizzy as well as Carl. Mga kaganapang hindi mo inaasahang makikita mo. Grabe! Kung meron tayong madlang usapan, ito, madali ang usapan ng ginagawa ng Smart Omega Neos at madalian din silang nagro-rotate sa iba't baba. Lumalabas pa si Shocker ng mapa. Nandiyan na naman si Luis at si Ferds ang target ngayon. Pero basic attack lang naman ni West, sabay balik sa tore para kumuha at magpatubal, palakihin yung espasyong hawak-hawak nila. Hindi na biro ngayon yung na-apply na pressure ng Smart Omega Neos kontra sa RRQ Kaito. Ngayon lang tayo nakita ng 5 minutes, 5K gold lead. Grabe, kahit 5 kills scored in. Parang per minute, there's 1 kill. Wow, galing ko mag-mat. 1 kill and 1K. Oh my. Oh my gosh. Oh my gosh. Yeah, and for Smart Omega, unti-unti na nilang sinisira yung mga tore ng Kingdom. Pero kahit na may nahuli sila doon, tatalo lang din with the penalty zone. Nandyan na rin yung lapag ng real world manipulation at sasaluhin talaga si Mark Tizzy sa kanyang pagpasok na ginawa doon. Luis, may makakapita na naman na isa. Si Ferds yun na sinalo yung appraiser's wrath sa kanya. At ngayon naman siya ay tuluyan ng tutumba. At ang Smart Omega Neos ay magpupush na sa gitna. That's 6-0 kill score na. Dalawang napatumba na Smart Omega Neos, yung tapang ng barangay ay ramdam na ramdam. Hindi nila binibitawan. Ang daming tanod na nagro-ronda ngayon, Brigida. Hindi lang si Luis. Meron pang supermarket at bukod ba dun, meron pa silang PIC na si Wes. Ito yung may hawak ng batuta talaga eh.
ang laki ng sakop ng barangay ngayon, pero mukhang ibinuhos na nila lahat kay Luis na kabuntigan pang ang makatakas yata. Pero nandun naman si Matt sa gitna at tinasalo, tinatry habulin, patumbayin yung bawat miyembrong mamamataan niya doon. Isa Daiki pa! Is down at nandyan na rin yung talon mula kay Supermark at yung follow-up damage kay Ryle. Siniguro ng Smart Omega Neos na may bawi talaga. Smart Omega Neos, napitas yung isa, si Luis, pero dalawa naman yung kinuha nilang kapalit. And this time around, nagiging one-sided yung ating nagiging labanan. Kahit na 9-1 yung ating kill score, kita ba naman, 2 Slay Turtles nakuha ng Smart Omega Neos at mukhang hindi na nga imposible na ma-sweep man nila yung pagkuha ng mga early game objectives. Yung probability talaga nila dito ay lalong tumaas kasi nga naman na-secure nila yung utility. Katulad natin natukoy ni Auntie Anara. And aside from that, nakikita naman natin ngayon na totally na ma-maximize sila yung tapang na meron si Luisa kasi Supermark na hindi nga halos makapwesto si Shocker at wala siyang matamaan masyado ng kanyang mga hole-in. Ito yung literal na struggle para sa RRQ Kaito. Kung papaanong nagbababad na sa harapan nyo sina Luis, pero maski yan, kinukulang yung damage nyo at this point para sagutin o maging threat na hindi ka na pwede masyadong magbabad sa amin kasi kaya ka na naming bigyan. Hindi natin nakikita yung ganoong klaseng sitwasyon muna kasi patuloy pang kinukuha ng RRQ Kaito, especially ng mga damage dealers nila, nila Daiki, nila Shocker, yung mga items na kinakailangan natin mula sa kanila na, again, considering yung nature ng Iritel at ng Novaria, medyo maya-maya pa. At yung isa kasi sa nakikita natin ngayon na pwede natin masabi na hindi pa masyado nag-online is si Carl with the Franco. And kanina nabanggit natin na momentum-based hero kasi to. Kailangan niya makuhok ng isang matindi. Siya ka pa lang talaga masasabi na maganda yung chemistry, maganda yung sync for his other members. So go for the free hit. Eh ngayon, sobrang hindi pa siya nakakita ng viable target dahil bukod sa malikot, yung pwede niya pa mahook or pwede niya mahuli ay makukunat pa. That's Luis, Supermark, and Matt. Oo, pa. Si Ryle siya kasi Wes parang hindi mo nga makikita masyado sa mapa eh. Parang naglilinya din kasi sila eh. Oo. O sige, mag-hook ka. Oh, one line. Yung pinakamakunat. Pila lang po. By kunat. By kunat. Hindi by height eh. Hindi by height. By kunat. By kunat. Nagiging linya dito Smart Omega Neos. At yung RRQ Kaito naman, kailangan kasi nila kahit pa paano yung target na kaya nilang i-burst down ng mabilisan. Eh kaso yung target na yun, hindi rin basta-basta nagpapakita dito sa mapa at ngayon. Kahit the first lord pa lang to, Brigida, kita mo naman yung epekto, kita mo naman yung namamaximize sa potential na Smart Omega Neos sa RRQ Kaito. Oo, tiyan mo, pumapasok na nga si Luis, hinaharap na nga yung sarili niya. Pero maski yan, hindi mo na ginagawang kagati ni Carl kaso yung penalty zone, kinumit na nga rito. Alam niya na eh. Tinitingnan ko ha kung papasok doon si Luis. Kaso, sabi niya, hindi pa ito yung oras, pero ito, tsaka ako papasok. Bigyan mo na isang matindi! Yung blazing duet sa may yakap doon sa bandang likuran, kaya naman pinag-uubos na yung mga players ng RRQ Kaito. Pumasok doon si Karn para gamitin yung Blurry Hunt, pero maski yun ay hindi nasasapat dahil ang barangay, sila na naman, makakakuha ng kauna-unang sweep sa araw na ito! And that's fairly early, Brigida. Parang 9 minutes and 41 seconds nga at nagpa-flex pa dito ng mga biceps. Sila Ryle, Matt, tsaka si Luis kung hindi ako nagkakamali. Oh, hindi ka nagkakamali talaga. Nakikilala na natin sila dahil bukod sa kanilang mga laro, nakikita na rin natin yung mga asa ba yung moments nila. Hanapin lang namin yung samin. Hanapin ko lang ah. Ayun na! Ilabas ang lakas! Ayun na siya! Ayun pala yun! Ayun na siya! Ayun na! Kita ba? Ah, nakita ko ata. Sabi mo, nakita ko. Oh, nakita ko. Ayun. Grabe. Galing! Ilabas ang lakas! Yes! At pinakita yan ng Smart Omega Neos by finishing the second round. Match point nila yun. Ayan, napitawin natin. Hindi natin sinabi. Pero yun ang ating kauna-unahang 2-0 para sa araw na ito at inihantog siya sa atin ng Smart Omega Neos. Malinaw na hawak-hawak pa nila yung momentum at kinikip nila yung win streak. At maaga silang nag-set ng curfew sa kingdom ng RRQ Kaito pero para himay-himayin. At i-explain sa atin ang fast game na yon. Auntie Anara, ikaw na muna ang mag-explain yan. Ang masasabi ko lang, di ba naging lalaki bigla?
ang ganda ng pinakita ng Smart Omega Neos in that sweep against RRQ Kaito, especially because they specifically knew what to do. Going into our post-match statistics, makikita natin na OMG Neos had a plan in mind, and that is to be team fight centric as much as they could. When they saw that the Eve was open, they instantly got this Eve and they paired it up with the Claude. Tapos, chinika ko kanina sa keys to victory natin na isa sa mga possible keys to victory, especially from Matt, ay to secure a utility jungler. Why? Because nakikita natin yung expertise and excellence coming from Matt, especially using utility junglers, specifically this Fredrin. Because of that, they knew what to do, and specifically, they were able to, kumbaga, binounce nila yung naging result noong game number 1 kung saan RRQ Kaito yung kumuha ng early stage of the match. And in this game number 2, Smart Omega Neos naman yung gumawa nun against them. They took the glue, and ito yung nag-secure ng maraming objectives for them kasi nazo-zone out niya yung assassin with this Hayabusa. Going into our item builds, no, ang ganda ng naging result from our both of our teams. In fact, ang nategi bomb lang sa buong match natin ay si Luis. And that's to be expected because this is a glue. But bukod doon, a total domination coming from the side of Smart Omega Neos. Not only were they able to take 8 turrets, they also were able to get 2 turtles and 1 lord on top of that. Kung titignan natin ang naging reason kung bakit nakuha easily ng Smart Omega Neos yung mga turtle objectives ng game natin, ay because maganda yung pagkaka-zone out ni Luis with his glue against Mark Tizzy's Hayabusa. And since sinabi natin kanina, no, na kumbaga parang WWE, tatlong wrestler yung meron sa mga lineup na meron ang Smart Omega Neos with his glue, with his Kufra, with his Fredrin, tapos taga-bawas na lang si Ryle and si Wes, eh hindi na pe-penetrate nitong si Mark Tizzy yung kanilang mga kalaban. Kaya naman, going into our post-match game statistics, eh maganda talaga yung naging results natin right now considering na sobrang Smart Omega Neos built yung ating mga makikita sa ating screen. Rich guy coming from Wes, Ace coming from Ryle, Guardian coming from Luis, and Wingman coming from Supermark. Laging on point yung stretching coming from this Kufra. Laging on point yung pagkakatalon ay yung pagkakalatag ng real world manipulation coming from Ryle. And laging cherry on top yung blazing duet coming from Wes. Kung titignan natin maaga, lagi yung pagkakarotate noong dalawa sa mga middle lanes natin towards the gold lane. Whereas si Matt ay nag-focus doon sa XP lane and sinusubukan nilang bigyan ng bigyan si Ferds. And ito rin yung naging reason as to why nakuha nila lahat ng mga objectives kasi nazo-zone out nga, as I've mentioned earlier, ni Luis yung mga players na kailangang i-zone out. Habang yung tatlong miyembro nila binibigyan yung Irithel. And in terms of item dependency, no, almost equal lang yung isang Claude and yung isang Irithel. And minention sa atin kanina, no, na baka matakot na naman ako doon sa isang tigre coming from that Irithel. Pero mukhang iba ang masasightsung natin sa ating left side. Kaya naman tignan na natin kung sino ang ating MVP, which is none other than Eve. Hindi ko kayang lumutang, sis, so mag-enjoy ka lang sa paglutang mo dyan. But ang ganda ng performance coming from Ryle with this Eve, specifically because medyo matagal nating hindi nakita in today's series ang paglabas ng isang Eve. Kasi either binaban siya, or kung hindi man binaban, isa siya sa mga pinapriority pick. Kung titignan natin yung kanyang naging emblem, no, naka-assassin emblem siya, which means hindi na niya essentially kailangan magbuo pa ng Genius 1 kasi meron na siyang adaptive penetration coming from this assassin emblem. Tapos, kumuha din siya ng Impure Rage, which in essence means hindi din niya kailangan mag-rush ng pag-build ng Enchanted Talisman kasi every time na magpo-proc yung Void Crystals niya as well as yung Void Blast niya, magkakaroon siya ng extra mana every time he will damage his enemies. Plus,
the fact na bumuo siya ay kumuha siya ng isang talent na CDR base as well as the tenacity na ensure nitong si Rahel na siya makakapag-manipulate ng world. Kaya naman going into the highlights, ang ganda ng performance coming from Smart Omega Neos. Ito yung chinichika ko kanina, no? Na ang naging rotation nila ay yung jungler towards the XP lane, whereas yung mid laner as well as yung roamer ay towards the gold lane. Kaya naman ito rin yung pagkakapatong-patong ng skills or yung layering of skills coming from the side of the barangay. Laging pakak, walang nagpapakabog, kasi every time na magkakast ng kanyang ultimate itong si Carl with that Franco, laging nandoon itong si Supermark to cancel it out every time na magsistretch siya. Which is why napanghawakan nila yung early game dominance na translate nila into a mid game dominance, and when the first Lord was up, as observed here, they were able to end the game while finishing it in a dominating fashion. What a very wonderful showing coming from the side of the barangay. And on this game, specifically on this series, pinatunayan nila na mas malakas ang sigaw ng mga taga-barangay kaysa sa pinaglalaban ng mga sumisigaw ng Viva RRQ. Smart Omega Neos sweeps RRQ Kaito in this game na, by the way, sa araw na ito, first time natin magkaroon ng 2-0 matchup. Mukhang nandun pa rin naman yung nagpapa-game 3 sa atin na o-orlog pa rin siya doon. But ang ganda pa rin ang pinakita ng parehas nating kuponan. And I'm definitely wanting to see more of these showings coming from the side of the kingdom, especially considering na they are already here. They're already at the top of the leaderboard. And I know they can do so much more given their expertise in the league. And while that has happened, doon na na-sweep ng Smart Omega Neos yung side ng RRQ Kaito, I am pretty sure na Smart Omega Neos still has a lot to show us in the next few days, especially since we're already halfway through the MDL Philippines regular season. Ang dami na nating nakita, ang dami na nating nakitang heroes na bago. But marami pa tayong makikitang something else. Kaya naman, bago tayo mag-end, chikahin ulit natin ang mga co-casters natin. Kumusta naman kayo dyan? Grabe, we are halfway through na nga. Yeah. Dito sa ating season 2. Pero grabe, on the 4th series, parang surpresa pa siya sa atin. Promise. Na nag-sweep, no? Parang ina-expect ko din talaga game 3. Eh. Yeah? To be honest, lalo si Brigida. Ina-expect ko yun. Seryoso, dahil sa maraming factors. Hindi na nga natin binibitawan yung magic word. Match point. Magic words. Match point. Ang dami nga nating magic words na iniiwasan. Pero alam din naman kasi natin na ito talagang kada lumilipas na linggo. Mm. Parang meron talagang mga nangyayaring ganito. Yeah. Marami. Uh-oh. Lalo na kanina, nabanggit nga ng ating analyst, kakulay ng buhok ni Rael yung Eve. Exactly. Diba? Parang may buff talaga mga bagong kulay or may kulay ang buhok, Brigida. Alam mo, ang tema yata ng Smart Omega Neos, makulay ang buhay. Pag? Ganoin. Okay. So ngayon, nangyari na naman pala siya. Yes, naman. Yes. Nangyari grabe ulit. Pero kabaliktaran ng ating na-break, Rael, na record, oh, Brigida. Oh my gosh, gusto ko lang sabihin na this is such a moment for me. Sige, do the honor. Okay, oh, ikaw na. Omega Neos did it again. Omega Neos breaks fastest game record of MDL Philippines. 9 minutes 51 seconds versus Blacklist Academy at ako yung caster. At yung current natin is currently 9 minutes and 41 seconds. Nung pagkatapos pa lang, nagtanong ang ganda kay Brigida. Testin. Parang fast game na tayo yun, Brigida. Oo nga eh. They did it again. Ang chika ko lang, week after week may nabibit tayong record. Oo nga, no? Nakakaloka, Zay. Diba, hindi natin inexacto yung mga salita eh. Para hindi nakabahan yung mga manonood. Pero totoo kasi yun eh, nangyayari talaga siya. Yeah. And don't forget to watch out for the weekly giveaway that will be posted on MPL Philippines Facebook page for a chance to win your own Smart Bro devices. Mechanics to join, the giveaway will be posted. Kaya naman, this time around, nasaksihan natin yung unang araw pa lang ng ating week number 3. We're halfway through pero napakarami pang nakaabang ng mga sorpresa at darating na laban. Aram ko. Alam ko. Aram ko. Aram ko yan. Wait lang, paano nga ulit yung ginawa ng OMGN kanina? Nag-itadaki masyon. Oh, ganun. Ganyan! Yes.
At ayan, dito na nga nagtatapos ang unang araw ng MDL Philippines Season 2 ngayong linggo. Muli, ako nga pala si Athena at kasama ko si Brigida at Auntie Yanara. At samahan niyo ulit kami bukas at sabay-sabay nating sabihin, ilabas ang lakas!